Isa sa mga problema ng mga buhay dagang tulad natin ay hindi natin kayang magpalit ng gulong basta-basta. Ang bawat gulong kasi may specific na gamit yan. May pangkalsada or paved roads, pang trail riding, at aggressive downhill riding. At marami pang iba. Siyempre, dahil kapos nga sa salapi, so kadalasan hanggang isang pares ka lang. Hanggang mapudpod at maubos ang tread ng gulong, tsaka ka lang magpapalit. Kaya yung mga pang trail na gulong mo, ginagamit mo na rin pang road, kahit medyo makunat. Tapos, yung pang road mo, ginagamit mo na rin pang trail, kahit madulas. Meron bang somewhere in between? Tignan natin, baka ito na yon, ang CST Patrol. Follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikenoob para kung may katanungan kayo, mas madaling mag-reply. Salamat! CST or Changshin Tires is the largest manufacturer of bicycle tires in the world. Matagal na sila sa business. Marami pa sila ibang ginagawa, hindi lang sa bike. At sila din ang parent company ng pamosong brand na Maxxis. So you will never go wrong with CST bike tires. Pag-usapan natin itong CST Patrol. Actually, kay Papa Jesus itong tires na ito. Pinahiram niya lang sa akin matagal na. Since nung nag-ride pa kami sa Tansa, Cavite. Kung hindi niyo pa napapanood yan, ilalagay ko yung link dyan. So matagal ko na rin ginagamit ito. So pag nag-purchase ka nito, parehas nitong sa Rock Coco, may plastic sleeves na naka-zip tie yung gulong. Siyempre, dahil hindi nga sa akin yung gulong, hindi ko na na-shoot kung paano tinanggal itong gulong. Sa sleeves may QR, itago yan para sa warranty. Folding tires ang mga ito, mas mahal ng konti sa mga patrol na wire na nakikita natin sa mga bike shops. Ang bid nitong CST Patrol ay tulad din ng sa ibang folding tires na Kevlar. Ang sides nitong CST ay gum wall. Solid naman yan. Hindi naman yan basta-basta mapupunit. Ako, actually, mas gusto ko nga sana yung black walls lang eh. Pero, mahirap humanap ng CST folding na black walls lang. Meron, pero sobrang dalang. Tapos, limited yung size, parang yung nakikita ko mga 2.10 lang yung pinaka-size niya. Sana magkaroon ng mas maraming options sa market natin. Kasi syempre, hindi lahat fancy yung brown na gilid eh. But it's up to the company pa rin kasi yung mga dealers dito sa Pinas, dealers lang naman talaga sila. Kung hindi gagawa yung main, wala ding magagawa yung mga dealers dito. Bias pa rin itong patrol tulad ng ibang folding tires ng CST na Rock Hawk and Jackrabbit. Yan yung mga fibers ng cloth sa loob ng tires. Separate plies yan that can move freely to reduce wear and rolling resistance. Normally, ang mga bias ply horizontally oriented yan tulad ng nakikita natin. EPS variant itong patrol na nasa atin. EPS meaning Exceptional Puncture Safety. Yung EPS, nag-offer yan ng added layer of proprietary rubberized polyfiber material between the tread and the casing. So, puncture resistant layer yan na nagpe-prevent na mapasok ng mga sharp objects na pwedeng mag-cause ng flat tire. Though, prevention layer lang yan. Hindi porkit may EPS, eh hindi ka na mapaplat. May chance pa rin na maplat ka, pero minimal na lang yon. Kesa walang EPS, di ba? Mas okay pa rin na may ganyang feature yung gulong. TR din itong version ng Patrol Latin, meaning tubeless ready. So kung hindi mo alam ang pag-tubeless, meron akong video dyan, ilalagay ko dyan. Ilalagay ko na rin sa description sa baba. Pero hindi lahat tubeless ready. So dapat maging cautious ka sa pagpili or pagbili. Maglalagay na lang ako ng link sa description para sure yung makukuha mo. Anyway, benefit ng tubeless ready, mas magaan kasi no need for inner tubes. Mas less yung rolling resistance kung gagamitin mo siya sa paved roads at you can lower tire pressure na importanteng-importante lalo na sa mga trail rides. Kasi mas kailangan mo yung added grip sa mga trails para kakapit yung gulong mo. Lagi kong sinasabi, ever since nag-tubeless ako, isang beses lang ako na flat. So, nung nabutasan ako, binombahan ko lang ng mataas na pressure, tapos yung gulong nag-seal na ulit. Very convenient. Medyo may slight weird thing pala sa build ng wheelset at tire combo na ito. Pero bago ko sabihin yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Kaya ng kapitbahay. Sa inyong bahay, iraratay! Sabi ko nga kanina kay Papa Jesus dyan ito. Nung binili niya itong gulong, ang bakanting wheelset niya lang ay yung U40 na Wayman na may weapon spokes at fever hubs. So medyo malapad yung rims para sa tires na ito. Kaya medyo lumapad din yung tires kahit 2.25 lang ito. Sa sukat ko, naging 5.9 cm yung lapad niya kumpara sa 2.3 ko
na nasa 32 rims na nasa 5.7 centimeters lamang. So malaking factor din talaga yung rims sa magiging profile ng gulong na ikakabit mo. Pero pag ginagamit ko naman, okay lang naman. Hindi ko naman masyadong ramdam yung kunat. Pero malamang meron yung difference kung nasa mas maliit na rims. Yung tread pattern nitong patrol, medium height ramp yung center knobs para fast rolling. Pero may bite pa rin lalo na sa mga climbs. Tapos yung mga side knobs naman ay medyo may pagka-aggressive yung stance para mas makapit sa cornering. Kaya sinasabi kong kahit papaano ito yung nasa in between kasi nga dahil ito sa tread pattern niya. Yung gitnang knobs niya fast rolling pa rin kahit papaano. Kaya okay pa rin itong i-ride sa mga paved roads. Unlike nung Rockhawk na build for trails talaga. Syempre, mas may bite pa rin ito kumpara sa mga fast rolling tires ng CST tulad ng Jackrabbit. Na wala tayo niyan. CST, baka naman. Kumbaga, kung galing ka sa super fast rolling na gulong, mararamdaman mo pa din na may konting kunat itong patrol. Pero dahil nandun na nga siya sa gitna, pag dinala mo naman ito sa trails, okay pa din. Makakatrail ka pa rin ng maayos. Rated naman ito for hard pack, loose, loose over hard at medium terrains. At dahil nga nasa in-between siya, na-ride ko ito papuntang Cavite mula dito sa Fairview. So paved roads yan, okay naman. Mga kasama ko nga mga naka-gravel at naka-road bike pa, nakasabay pa rin naman tayo. May konting kunat pero part na yon, kasi nasa in-between nga itong gulong na ito. Pero na-enjoy ko naman siyang ipadyak sa road. At syempre, ni-ride din natin ito sa trails. Dito yan sa may gubat sa Ciudad Trail, bago sa atin tong trail na ito. Medyo patuyo pa lang yung trail nung nag-ride kami, kaya medyo may konting dulas, pero kumakapit naman yung patrol natin. Take note, puro roots ang trail na ito. Gubat talaga eh, though takbong track rid lang kami dyan. Pero it does the job, lalo na sa mga ganitong klase ng trails. Nakakaahon din naman sa mga madulas na fire roads. Hindi naman dumudulas yung gulong, kaya nandun talaga siya sa happy medium. Siyempre, kung mas aggressive na trail yung gagawin mo, I think kukuha ka ng ibang gulong para dyan. Pero pretty much, magagamit mo ito sa paved roads at trail nang hindi nangangamba. Available ito sa 27.5 at 29 na folding, 2.25 at 2.10 yung mga nakikita kong sizes sa market natin. Yung wide version may mas malalaking size. Ang weight ng isang gulong ay nasa 735 grams, plus minus yan ha. So, yung dalawa, nasa 1.4 kilos yan. Medyo magaan na yan para sa ganitong klase ng gulong. Okay itong tires na to. I would recommend these tires dun sa mga taong halos 50-50 yung riding styles. Yung 50% nagpipave roads at yung another 50% naman nagtitrails. Or yung mga padjak all the way papuntang trails, at least hindi masyadong makunat yung ipapadjak mo. Sabi ko nga kanina, tayong mga buhay daga, wala tayong luxury magpalit-palit ng mga wheelset or gulong. Kaya ito yung options na medyo nasa gitna. Malapit na nating mabuo yung Trinity. May Rockhawk tayo, tapos itong patrol. Though hindi to sa akin, kay Papa Jesus to. Ang hindi pa natin natitignan ay yung Jackrabbit. So para mabuo yung Trinity, kailangan natin ng Jackrabbit. CST Tires Philippines! Baka naman! Pares naman dyan for review! Jackrabbit 2! Baka naman! Actually, gusto ko din ilipat yung Rockhawk ko sa new build natin. So mababakante talaga yung isang wheelset natin eh. Anyway, kung gusto nyo mag-purchase, maglalagay ako ng link sa description. Sure link yan, hindi yan scam link. Nandiyan na rin yung presyo, accurate na presyo. Kaysa sabihin ko dito tapos iba na pala yung presyo sa market. Check nyo na lang yung link sa description. Nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bite ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam. Ang ginagustuhan ko dito sa CST Patrol, gawa ng yung profile niya eh nando sa medium, hindi katulad nung Rockhawk na medyo matindi yung ano, medyo matindi yung mga knobs. Ito dahil medyo mas mababa ng konti yung mga knobs, pwede mo rin talagang i-ride sa ganito, sa paved roads. May kunat pero hindi singkunat nung Rockhawk. Nakita nyo naman din na niride ko to dati sa Cavite, itong patrol na to. So kung hati talaga yung ride mo, may trails ka, madalas ka mag-trails, tapos padjak to trail ka, alam mo yon. Or 50-50 ang talagang riding style mo, meron kang paved roads, meron kang trail parang ako. Ito yung best. I think ito yung pinakamaganda na pwede mong piliin pag bibili ka ng gulong.
Kasi kahit papaano, hindi siya ganun kakunat. Kasi yung mga trail na gulong talaga, yung mga nabi, medyo talagang makunat yan ipadya. Kaya yung iba, sa mga mas hardcore at aggressive ang ginagawa, nakasasakyan na yan papunta sa trail. Or, yung mga nagda-downhill, papatak yan kasi alam nga namang ipadyak pa nila yung makunat nilang gulong, di ba? Normal lang talaga yan sa mga ganyan ng laruan. Siyempre, mas ma-enjoy mo pag hindi ka papagod. Kaysa pumadyak ka sa makunat na gulong, tapos, pag trail ride mo, pagod ka na. Kaya ginagawa nila yan. So ito, ganyang ganitong gulong, mainam to pag kahit papaano, light at moderate trail riding, tapos ginagamit mo din pang bike to work yung bike mo, okay ito. Ito ang best bang for the buck na gulong pag ganun ang iyong style of riding. Unless marami kang pambili at pwede kang magdalawang wheel set. Pag paved road ka, mag jackrabbit ka. Ito yung masarap eh. Pwede talaga i-trail, pwede mo talaga i-road eh. Pero alam mo, kung galing ka sa fast rolling, oo. May kunat, alam mo, nararamdaman mo, meron pa din. Pero di ba, kung half kang nagtatrail, nag-road ka, okay na okay din eh.